Welcome back mga katropay. Happy Sunday po sa inyo. At magpapatuloy na natin ang kwentuhan tukol sa stroke. Dok Lenny, gano'n po baka-common dito sa Pilipinas ang sakit na ito? Okay. Ang stroke ay pumapangalawa sa mga sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas, no? Actually, it's one of the top 5 ng cause of disability, no, in the country. Based on the current study of Dr. Aquiliantes, ang prevalence ng stroke around 2.6% of the population. Wow, that's big. But based on the World Health Organization, yung current na ads nila, no, 1 in 4 would have stroke in their lifetime. So it's that common. Wow. So Doc, since it's that common, may age range ba na pinaka madami nagkaka-stroke or also how early can we fall into that trap? The usual age is around 60s, 70s, no, for stroke. But recently, since the risk factors are getting closer to the younger population, no, wala na siyang pinipiling age. It can happen to anyone as long as you have risk factors for stroke. So yung mga nabanggit natin kanina, hypertension, diabetes, no, high cholesterol, and also smoking and alcohol, all of those can predispose to stroke. Nasa lifestyle siya, Doc, kaya kung bakit medyo nauusog. Oo. As kinakain. Early as 19, 18, you can have a stroke. 19. Yeah. So if you have the risk factors, then you are at risk. Bakit nag-push dun yung trend, Doc, na mas umaga? Yes. Maybe because of the lifestyle that we have right now. Fast food, right? Yung mga pag-grab natin. Sakit naman, Doc. Parang may natatamaan dito. Nagsumbong ka ba kay Doc? Sumbongero ka talaga. Nakano ka lang kagabi? Onion rings at burger. Hindi, pero yun nga, nasa advancement ng pag-evolve ng culinary experience or access ng mga kung ano-anong mga bagay-bagay na pwede nating intake. Yes, and also the sedentary lifestyle we have right now. Especially nung pandemic, di ba? Work from home, yung mga tao. No? Hindi tayo masyadong exercise, nawawasan. Yes, so those are the things we have to look out for. Ang dami ko nabalita ang mga parents ng friends and even friends na nagka-stroke nung pandemic. Mm-hmm. Na parang healthy-healthy naman before. Mm-hmm. Pero since ayun nga, yung shift ng lifestyle, biglang active sila, tapos biglang wala. Biglang wala. Ayan, bilang nalaman na natin kung gaano kadelikado ang stroke, may isang viral naman na eksena sa Too Good To Be True na pinagbidahan ni Katniel ang ating panonoorin. Ipinakita nila dito ang tinatawag na fast method. Kung ano yun, panoorin natin to. Dahan-dahan po. Miss Jill, pakicancel na lang po muna lahat ng meetings ni Lolo, sir. Ina-expect siya sa office eh. Hindi niya po kaya pumasok today. Why? What's going on? May sakit pa si Lolo? Gemma, chops, tubig, yes, please! Po. Sandali! Hindi muna pwede ng tubig si Lolo, sir. Miss Jill, patulong na lang po muna dito, saglit. Alas na, basic. Sandali, si Miss Jill lang, chops, Gemma, atras! Matulong po dito. Ngayon lang po, Lolo, sir. What are you doing? Gagawin ko lang po yung fast method. Excuse me lang po, Miss Jill. Lolo, sir? Pwede po subukan yung umite para sa akin? Okay. May gagawin po tayo ngayon, ha? Pikit po kayo, tapos sabay niyo pong iangat tong kamay niyo. Okay lang na, sir? Okay. Lolo, sir, pilat na po. Okay. Naaalala niyo po kung sino ako? Ali. Okay. Okay. Kuya Badong, pakiready sa sakya na alis tayo. Pakibilis. Oh, why? What's happening? Na-stroke si Lolo, sir. Wow. Grabe. Okay. Parang mas nadala ako dun sa habang tinatest ni Catherine yung luha niya. Hindi pa siya... Hindi pa nag-gubling ko. Punong-puno na. Shout out kay sa sakas ng Too Good To Be True. Oh, Rolando Valdez. And talaga. I like that it's very informative na now. Kasi dati, di ba, yung mga ganong show, parang, lala, na-stroke. Tapos nasa floor na sila. May method. Yes, pero si Doc, meron siyang dinagdag, BE. Yes. Hindi lang fast, mm-hmm. Be fast. Okay. So Doc, what is this? Okay, so maganda yung video, no? That's a way of determining if the patient has stroke. So currently, we're using the BE fast method. So B is for balance,
So we have to check the balance, no? Kung paglakad niya, gumigewang ba siya, no? So kung kay Lolo Sir, papunta pa lang siya sa sofa, dapat kung tilga yes, na yun. Yes, ino-observe na natin okay. Yung paglalakad, no? E is for eyes, kung naduduling ba siya, o kaya nagdodoble yung paningin, or bigla ang panlabo ng mata, no? And then F, yung nakita nyo, face. So, pwedeng tumabingi yung isang side of the face, no? Parang yun yung pinakaalam natin, eh. Yes, oo. Then, that's immediate, Doc. More or less kapag sudden. Medyo malala. Oo, stroke sudden is sudden. Oo, okay. Dapat lahat ng symptoms na to biglaan, no? And then F, so that's F. A is for arm, no? Not just arm, so pwede nyong pataas, no? And then, if one side is drifting, bumababa, or hindi niya mataas, pwede. Or leg, no? Hindi lang arm, pwede ring hindi siya makalakad dahil mahina yung isang side ng leg niya. S is for speech, no? Pag nagsasalita siya, bulol siya, or mali-mali na yung sinasabi niya, no? So, T is for time. So, tama yung ginawa ni, ano, no? Ni Catherine, no? Na dapat diretso sa ER. Dapat diretso sa ospital. Yeah. Pero, Doc, this time, parang bakit mahalaga ang mabilisang pag-detect ng stroke? And ano ba yung golden minute ba yan? Yeah. Golden second na parang ito yung pinaka-best time na masasave mo siya. Okay. So there is a golden period for stroke, which is 4.5 hours, no? Oh. 4.5 hours after the symptoms started. Because we can give a medication, no, via the intravenous, no, suero, na pwedeng matunaw pa yung clot. Kung ito po ay ischemic stroke, katulad ng nabanggit ko kanina. Napagbabara lang sa ugat. Napagbabara sa ugat. And past 4.5 hours, we cannot give that medication, no? So the chance of reversal, medyo mas mababa. Okay. So kaya for, hindi talaga pwede i-risk na this holiday season na magka-stroke kasi ang traffic! Ang traffic, totoo yun. Diba? Totoo yun. Mawawala tayo sa golden period. So follow-up question, Doc. Just to clear yung 4.5 hours. Mm-hmm. In case na, well, knock on wood kapag may mangyari to. Hindi, you won't have 4.5 hours na i-rush mo sa ospital. Pero yung Doc, to simplify it, may nangyari na. Immediate, sudden. Kailan siya dapat maitakbo na at magkaroon ng medical attention? Actually, immediately. Agad. No? Hindi naman 4.5 hours. Don't wait for the 4.5 hours. Kasi the earlier the drug is given, the better the outcome is. No? Okay. Mas maganda din yung outcome. Okay. Alright. So, bagong kaalaman na naman ang ating natutunan na siguradong makakatulong sa ating mga katropay ngayong araw. Mamaya isang diagnosed stroke patient ang may papakonsulta sa pagbabalik yan ng Dr. Care. Okay, may mga ganun ba na parang yung...